Hello, it's me again, Anna Tanawa, and welcome back to my channel. So for today's video is pag-uusapan natin. Moving the Kissing Booth 2. Sabi. Sinasabi ko pala yung title. Medyo kinikilig at sasaktan na ako. So, habang pinag-uusapan natin siya, is magma-makeup tayo ng simple glam look, fresh look, na pang Instagram lang. So, ayun. If you're interested, just keep on watching. So, ayun na nga. Kissing Booth 2. Alam mo, yung Kissing Booth 1, sobrang, alam mo yung, hindi ko ine-expect. Kasi hindi ko pa kilala yung mga artista na yun. Napanood ko siya. Parang, first time ko lang manood ng Netflix nun. Tapos, maganda talaga siya, yung 1. Tapos, di ba bitin siya? Cleanser. Bitin siya. Then sabi ko, may tuto. Sabi ko. Then yun na sa 2. Sa 2, ganun pa rin siya yung quality ng ano niya na movie. Yung ine-expect mo, binigay nila. At mas hinigitan pa nila yung expectation ko. Grabe talaga. Sa mga new characters, new cast, wow characters. New casts, lalo na dun sa ka-third wheel. Ayun, kumpuki niya, kinikilig ka. Katupo ng katawan niya. So, tapos na tayo mag-cleanser and magpa-primer na tayo itong baby skin. So, ang tag doon kung napapansin niyo may fake nails ako. So, ayun, balik tayo sa story. Parang alam mo yung umpisa yung rules. Andun pa rin. Talagang alam mo yung hindi nila nawala yung tema nila. Yung, ano bang tawag dun? Basta, kung ano yung, Pardon? Kung ano yung sawan, parang talagang dinerecho lang nila kasi tunga din. Meron kasi yung movie na, di ba pag nagkakaroon ng 2, parang, ha? Parang, nag-iba. Gets nyo? Pinagpapawisan ako, mainit kasi. Parang bigla na lang nawala yun. Di mo alam kung paano nagdugtong. Ganon. So, ayun, yung first part. Yung relationship nila is long distance relationship. Yung relationship nila, L and Noah. Medyo mahirap yun. And medyo nakaka-relate ako kasi long distance relationship naman kami ng boyfriend ko. So, magsa-sunscreen na lang tayo para lightweight lang. Nitong belo. Ayan. So, hindi, pardon? Ayan. Ang hirap kasi ng long distance relationship. Talagang tiwala. Faith. Pag-love lang. Kasi wala kayong trust and faith sa isa't isa, mahirapan kayo. Kasi madaming dadating sa buhay nyo na akala nyo, chat. Kasi madami kasing dadating talaga sa buhay nyo. Lalo na pag magkahiwalay kayo. Magkakaroon kayo ng mga kumari. Lalo katulad ng si Noah, first time niya naman siguro dun. Dahil college niya. Magkakaroon siya new friends, diba? New environment. So siguro kasi ayoko ikwento para mapanood niyo naman and panoorin niyo talaga. Siguro mag-setting spray muna ako. Batod ko to eh. Maganda daw po pagkatapos ng foundation. Yun. So siguro mag-focus tayo dun sa friendship and relationship ng boyfriend and girlfriend. Mag-iba kasi yun eh, diba? Pero may time talaga na mamimili ka. May some point na ano ba? Mamimili ka between them. Pero kailangan ipaintindi mo. Diba? Kasi pareho silang mahalaga sa buhay mo eh.
kasi magkilay tayo. Ito na lang, Bobbi Brown gel liner. Dun sa part ni Lee and ni Kelly, dun sa girlfriend ni Lee, medyo para sa akin na OAN ako. Pero may point naman siya kasi kapag babe time. So ayun. And naintindihan ko naman si Lina kasi best friend niya yun. And nalulungkot siya. Wala yung kasi yung boyfriend niya. Parang ganun. Gusto niyang i-comfort palagi. And dahil mahalaga nga sa kanya. And ever since, diba, magkasama na sila. Ano yung family nila? Friends talaga. So, tinapos ko yung kilay ko. So, ayun. Sa pagiging magkaibigan. Dun kasi, sa ano na yun, part na yun is, nagsiselos yung girlfriend ni Lee. Kay Elle. And, may point siya. Kasi may boyfriend niya yun eh, diba? Pero para sa akin, is, siguro, namili siya ng tamang words or tamang, ano ba yung tamang dapat sabihin? Yung tono. Kasi di pa, minsan, dumidepende tayo sa tono. Tapos, nauna kasi di ba parang maganda pa yung pagkakasabi niya na, ano tawag doon? Yung, naghintay siya sa labas ng sinihan. Tapos, umuwi na siya, di ba? Tapos, pinuntunan siya doon ni Lee kasi nakalimutan ni Lee na meron silang lakad. Eh, kasama niya si Ed. So, ayun. Maganda doon. Pero yung mga sumunod kasi parang ang selfish na. Then, siguro kay El, dapat nakakaramdam siya. Kasi, siya din nasa relationship eh. Dumaan din siya sa part na ganun, diba? Yung tinatago pa nga nila nung una sa season 1. Wow, season 1. Sa Kissing Booth 1, diba? Dapat nararamdaman niya na umpaka parang ganito. Tapos, diba, iniwan yung sa beach, yung magkakasama sila. Nagkukwentuhan sila. Rule number, ganun. Di syempre, out of place yung girlfriend. Sana man, nakaramdam din si Elle na, sige, sundan mo. Tapos din si Lee naman, diba sabi niya parang masama, paramdam, uuwi na lang siya. Yung totoo na out of place siya. Atanasan ko yun. Sa ex ng boyfriend ko, na out of place ako kasi they are friends, parang ganun. Pero wala na yun, matagal na yun. So ayun, sana naman hinatid ni Lee. Diba? Kasi okay, uwi siya, hatid ko siya. And kahit kasama mo yung best friend mo. Tapos ito naman best friend, sana sabi niya, "Di, sige, ano mo, hatid mo na lang muna siya." Ganon, diba? Ganon. So mag-eyeshadow tayo. Soft glam lang naman, so light lang. Shadow palette ng girl line. So, balik tayo dun. Dun naman tayo sa school na kung saan ay pumasok na ang super hot na si Marco. Pumasok na siya. Alam mo, nung una papasok. Hindi ako magaling mag-makeup ha. Asan niya yung shadow? Wait lang. Pinalitan ko kasi na lobat. So, ayun. Ito na naman tayo kay L, na kung saan ay laging epic na lang. Yung nagkamali ng pindot, yung napindot ni L, isa may parang radio pa nila yun, announce, chuchu ever. Ano daw? Ayun. Doon napakilala si Marco, pero grabe nga naman, ang hot nga naman niya, di ba? Huwag kayong tatanggihin girls na hindi siya hot ah. So, ayun. Uy, grabe. Magkawig sila dun ni Noah, diba? Mas maliit lang siya. Mexican ba siya? Parang may Spanish ek, Mexican. Kasi diba sa Mexico, ano sila? Spanish yung words nila. Language words daw. Kung tumawag si Noah na gusto daw niya ng ganon yung clingy kasi parang ayaw ni Elle kasi nagpapaka-mature siya kasi ganun daw yung mga mature na para sa akin okay lang maging clingy. Kasi clingy din naman ako sa boyfriend. Mag-contour tayo. Ito galing din to ng Thailand. Thailand. Kasi may H. Ayun. Hindi ako magaling mag-kwento. Ang reaction to. Ano bang review to? Ayan.
So, di ba ang hat ni Marco? Nakapugi na may insaksan. De, ayun na. So, nag-aari sila ng kissing booth, di ba? Tawag doon, nasa na ba ako? Ah, ako yun na, nag-usap sila. Si Noah naman as a boyfriend. Okay naman siya, di ba? Kasi nabago niya yung anger, ano niya, yung sa problem niya, maintain yung ulo niya, di ba? Sa season 1. Basta-basta siya nanunukod. Then, okay naman na yun eh. Kasi ang problema sa kanya, syempre malayo sila sa isa't isa. So, para sa akin, sa isang relationship, hindi naman kailangan na lahat i-alam ng partner mo. Pero para sa'yo, as a partner, parang, di ba gusto mo ipaalam sa partner mo, ah, eto, ganito, ah, eto, ganito. Diba? Ganun dapat. Kung nakakaramdam ka, ha? Kung mahalaga sa'yo yung tao. Well, ba't ganun ako na ganun? Hindi kasi napakita ko yung nails ko na mahaba. Eh, naganda niya, diba? Ayun. Ang pauwi lang. Nakakita ng ikaw si El sa ilalim ng kama ni Noah. Kasi napapaisip ko kasi napapasabi ko yung totoong pangalan si Jacob Elordi. Ayun, girl, maski sinong babae, mapapaisip sa ganun. Ikaw ng babae yun eh. Sa ilalim ng kama ng boyfriend mo. Girl, ano ba? Dalokan ba tayo dito? Madami may isip yun. Lalo na yung mga babae. Medyo masyado nag-overthink. Diba? Anong tatanggi? Girls, ganun tayo. So, ayun. After yan, siguro mag... kilay ko gamitin ko sa as a liner. Ayun. Then, balik na tayo dun sa ano. E di itong isa na insecure, si El. Girl, sino hindi may insecure nga naman. Pero para sa akin, yung boyfriend niya dapat ang nagparamdam sa kanya na dapat hindi siya na insecure. Or, hindi siya magselos. Or, ano ba? Sabang tamang word dapat. Basta yun, dapat mag-explain talaga. Kapag may mga ganong selosan na nangyayari, explain, usap. Kasi alam mo, lalalayan pag pinabayaan. Ang haba. Lalala talaga yan pag hindi pinag-usapan. I-conceal ito kasi ito yung ginamit ko sa kilay ko. Basta mag-usap lang naman kayo. Tsaka pa ulit ko sinasabi yung limits. Yung kaibigan, eto. Yung jowa, eto. And kapag ganyan, may harang, barrier. Pinapapawisan ako, diba? Mainit kasi dito. May barrier yun. Eto lang, hanggang dito ka lang. Ano yun? Sharing is caring? Walang ganun, Mars. Then, after natin mag-liner, eto, mag-maska. Mag-ano tayo, ganito. Di ayun. Tapos si Marco, di ba? Nandun na nga pumasok na si Marco. Tapos parang magkaroon ng time si Lee kay Rachel. Nagpanggap siya na na break yung ankle niya. Ganon. Kasi sumali si Lee, sa isa contest para makakuha ng pera para sa pagka-college niya. Kasi medyo hirap sila financially. Kasi di ba kinonsult niya na yung father niya dun. So ayun. Ako, si Marco, gusto ko siya. He's a good listener, although noong una di ba parang ang yabang niya. Pero siguro dahil hindi kay close, hindi mo pa siya totoong kilala, talagang ganun yung may isip mo. So, ayun. Doon, as a good listener, i-ano naman natin si Marco na ang ganda ng naging part niya dun sa movie, di ba? Ang galing niya dun. Parang alamin, ang gwapo niya. Ang galing niya kumanta. Tapos, yung pinakakatawan niya. Wow. Tapos alam mo yung parang nasa kanya na yung hinahanap-hanap ng mga girls. Although parang si Noah din naman ganun. Kasi si Noah naman athlete. So yun. Medyo okay kasi dito. Hindi at napawisan ako. Then ano pa ba? Ayun. Habang si El nag-worry. Ay dun pala sa ano. Diba mapapanood yun doon na yung nakitang earrings ni El is kay Chloe. Na yung pinagsesuloso niya. Girl. Iba to. Iba talaga. Tapos, diba, nung nag-movie daw si, ano, sila, lumabas ba? Concert or movie? Basta lumabas si Jacob na naman. Si Noah. Tapos, ang nakasagot is ka-dormmate niya.
Basta yun, sinabi na kasama si Chloe. Then, the other day, tinanong ko sino kasama. Sinabi, those guys, the guys. Hindi ko na sinabi na, oh, si Chloe. Pero siguro, kaya sinabi ni Noah yun is ayaw niyang masaktan si Elle. Kasi pinagsisilosan niya, no? Tsaka ang nakakainis nun, paano nalaman ni Noah na, di ba, hindi na sa isip ni Elle na paano nalaman ni Noah na yun yung pinagsisilosan ko. Ooh, there's something. Something. There's something. Ayan. Hindi pala ako mag-powder, ano? Mag-powder tayo. There's something. Mmm. Ito is from Nichido. Diba? Nakaka-worry yun, ah. Tapos, nasa na ba ako? Gulo-gulo ko na. Kaya ang galing sumayo ni Marco. Diba sumayo silang contest? Ayan. Para bang si Elle is pinix niya yung sarili niya kasama ibang tao. Parang ganun. Alam mo yung hinihil niya yung sarili niya. Kasi, Mark is a good listener. Maganda din yung sinabi ni Marco dun sa May Beach. Na, yung sa pagtungkol sa holding someone. The more you, parang the more na hawakan mo siya, the more na matudulas siya. Parang the more na ayaw siya. Yun yung sinabi niya kay Elle. So, ayun. Lang, ha? Hindi talaga ako marunong mag-makeup eh. Ako talaga i-trying hard lang din naman. Pero hindi talaga ano. E di, asa na ba? Ayan. Habang, syempre, para sa akin din. Hindi rin eh. Na kung sino kasama mo, lagi mo kasama, yung sobrang ma-attach. Pero kung alam mo talagang kaibigan na kaibigan lang, yun naman yung mali kay Ed. Nagkaroon siya ng feelings. Siguro, hindi naman, alam mo sa totoo lang, hindi talaga mahirap na magkaroon ng feelings kay Marco. Bukod sa looks niya. Mabait din talaga siya. Di ba? Umu-okay sa akin kasi totoo yun. Ayun, masyado siyang attach. Na-touch. Tapos gamit tayo nito. Ito na lang yung medyo peach yung gamitin ko. Blush on. So, ayun. So, ayan. Masyado siyang na-attach. Ang hirap kasi din naman, girl. Pero, yun nga. Sa sinabi ko, if alam mo yung limitation nyo, if alam nyo magkaibigan lang kayo, then yun lang yun. Other than that, kung talagang napakaliwayan na muna. Pero, basta, ano ba yun? Naiinis na ako. Pasensya na ako medyo kayo naguguluhan sa akin na kasi ako din naguguluhan. So, siguro punta na tayo dun sa... Sayaw. Oo, sa sayaw. Nung sumali na sila sa contest. Yung contest na talaga. Pero ang ganda naman, diba, talaga. Just let go. And have fun. Diba? Alam mo yung mga words ni Marco, nakaka-inlove, no? Then, ayun. Ang mali kay Elle, ba't niya kinis? Nasaktan ka, girl. Nasasaktan ka, girl. Pero, hindi ka kailangan kumawa ng ganun. Diba? Para sa akin, ha? Kasi ako, ito naman is, sinabi ko ito sa boyfriend ko, ha? Pero, meron silang pagkakapareho ni Noah. Dun sa trato ng friend and girlfriend. Yung alam mo yun, pag friend ka lang, ganito lang, wala akbayan, girl, walang hugs, ganun. And then, mag-lip tint na nga lang tayo. Lip tint lang ginagamit ko, ah. Kasi, lightweight lang siya. Basta ayoko nang, hindi na ako mahilig sa lipstick. Ito medyo reddish na orangey. From Skin Genie, na ang ano is Tulip Red. Love na love ko to. Wala kasi yung dark na ito, kaya ito yung ginagamit ko talaga. Ito mga kong dark. Ayan. Iba parang light peach pero brown. Ano daw? Hindi bagay nito ka naman yung girl mag-makeup. So, gamit tayo na ito. Brown mascara. Ito Maybelline. Ayun. Sana ba tayo? Girl, pero ang sakit nun. Mag last part na nga tayo kasi naiinis na ako. Hindi ko na alam kung saan ako mag-explain. Gusto ko panoorin niyo kasi siya. Sa last part, yung sa kiss. Oh my gosh! So
kissing booth. Diba nandun si Marco? Na nag-usap sila doon. Tapos i-explain ni, no, ni Elle na, it's not you. Oh, it's not you. Pero gusto ko sa talaga ni Elle, diba? Tapos sinabi niya si Nova. Ito naman si Nova. Natuwa naman ako. Private photo nila yun eh. Yung iniis ko lang niya. Kasi diba, nag-extra na. Oh, pero alam mo, bagit lagi silang couple. As in. Ede. Ano, kung daw mag-mascara, mag-mascara mo tayo. Itong Maybelline. E di, ayun. Asan na ba? Tapos, di ba nakita pala ni, ano, doon pala muna tayo sa Thanksgiving dinner. Umuwi kasi si Noah para doon. Sinama niya si Chloe. Girl, ang dahilan ni Noah. Gusto niya daw maging friend sila ni Hel. Girl, walang ganun. Girl, alam mo yun? Walang ganun. Gusto mo maging friends. Tapos, akbay-akbay. Da. Ano yun? Gusto sa homecoming. Di ba naging homecoming king si ano? Di ba nag-akbay sila? Nag-akbayan ni Noah yun. Girl, walang ganun. Ginibigil mo talaga ako. Para sa akin. Para sabihin ko to sa lahat mga lalaki. Kay Noah. Lying is cheating. Pag tinanong ka, sumagot ka ng totoo. Girl. Hindi naman yun sa... Kasi tinanong naman kasi siya eh. Lalo na dun sa may sino kasama lumabas. Ang paglalay is pag-cheat. Lying is cheating. Okay lang sana kung di ka tinanong, diba? Di hindi ka nag-lie. Hindi ka nag-cheat. Pero kung sensya mo yun, kung sa tingin mo, parang, lagi mo kasi ilagay sa sitwasyon mo. Ay, hindi. Ilagay yung sitwasyon mo sa sitwasyon ng iba. Kung ano yung mararamdaman nila. Ganun yun. Para maintindihan mo din, diba? Pero ang init, ha? Ganun. Lagay mo sa sitwasyon. Yung sarili mo sa sitwasyon nila. Paano kung ikaw yun? Nasaan na ba tayo? Yun sa Thanksgiving. Girl, nagulat naman ako sa mga ano nila, sabihan nila. Mas diba nakita kasi ni Lila mag-apply si yung ano, natin, pamphlet ng how to apply dun sa Harvard. Yun. Eh, syempre, siguro, katulad ng ano nga nila, rules, rules nila and best friends nila yun. Best friends sila. Pero dapat talaga, mag-usap talaga. Para walang kahit anong samaan ng loob. Kasi kapag nag-usap kayo, mas madali yung solusyon na lahat. And, saan na ba tayo? Doon na pala sa airport. Alam mo yung, nandun ka na, bumalik ka pa. Ayun. Nakakainis kasi. Sana si Marco na lang pinili ni Elle. Pero, may mali talaga. May mali din mo talaga si Elle doon. As in, mali talaga siya doon. So, ayun. Para sa akin, yung movie, i-relate ko siya siguro out of 10. 10. Eee. Ang ganda kasi ng twist. Alam mo, yung relationship ng friendship and relationship as a couple. Diba? Ang ganda. Kasi ang hirap kasi mamili between those two. So, ayun. And siguro yung buong movie, siguro out of 10, 11. Kasi in ano niya, hinigitan niya yung expectations ko. So, dahil hanggang 10 lang. 10 lang. 10. Grabe. Alam mo yung, ito yung ina-expect mo eh. Pero ito siya. Boom! Wow! So mag-highlights na tayo, pero kahit hindi pa napa-highlights, kumikinta na to. Kasi puwis na ako. Itong Q-line strobe stick. Dito. Tapos kuha tayo para sa mata. Panoorin nyo siya para mas maintindihan nyo at malaman nyo ano yung gusto kong sabihin, kung ano yung nararamdaman kong kiting kay Noah noona and kay Marco na. Mas gusto ko na si Marco, mas gusto ko yung character niya. Kaso alam mo yung ano, pinagtagpo ngunit hindi pinadhana. Sige, mag-setting spray tayo kasi kung ano na pinapanood ko natin. Thank you.
yung simple fresh glam. Wow, fresh glam daw kasi mukha ba fresh? Hindi, di ba? Wow, haggard. So ayun, I hope you like this video and gusto ko panoorin yung Kissing Booth 2 and recommend ko yun. Pero sa mga siguro below 16, kasi R13 yun, pero para sa akin mga below 16, huwag yun muna siyang panoorin. Kasi di pa kayo pwede mag-jowa, diba? Sabi nga dapat after mo mag-aral, tsaka parang ikaw pumasok sa isang relationship and kung hindi ka pa settled, wala ka man trabaho. Huwag muna. I know you guys, I hope you like this video. And if you like this video, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell beside it para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. So, yun lang. Panoorin niyo yung Kissing Booth 2. Ah, kiling. Abangan niyo si Marco. And, mainis kayo kay Noah. So, ayun, guys. So, yun, nakapagtanggal na ako ng makeup. Yung under eye ko medyo maitim. So, ayun, nakalimutan ko din pala na mag-shoutout. So, shoutout. Shoutout kay Ramon Octavio na high school friend ko. Hi, Poggy. Yung gusto niya jowa. Siya pwede, char. And kay Jude Lorenzo Mikwa, a high school friend ko din siya. Hi, handsome. And shoutout din kay Mr. Elvic Pamutongan, kawork ko siya. And kay Sir John Bernabe, kawork ko din siya. And syempre, sa boyfriend ko. Hi, love! Love you. So, ayun guys, I hope you like this video. Bye-bye! Spread love!